So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ngayon po, no, pinagmamalaki po ni Senator Aimee Marcos na ipagpapatuloy niya raw po ang pamimigay po ng Nutriban sa mga Pilipino. So, siguro naman po is aware po tayo kung ano po itong Nutriban. So, isa po ito sa mga legasiya po ng kanyang ama para po labanan po ang malnutrisyon noong mga 1970s. So ngayon po, no, basahin lang po natin yung sinabi po ni Senator Aimee Marcos base po sa ABS-CBN News. No. So ito po sabi niya, no, after getting Made in Malacanang paycheck, Aimee says to go full blast on Nutriban distribution. So sabi po ni Senator Aimee Marcos, no, dahil kumita yung sine na bayaran na kami, magpo-full blast na kami sa Nutriban. Talagang yung legacy project of the Nutriban, Marcos said during the Pandesal Forum. So malino po kung ano pong ibig sabihin nun. So kumita po yung pelikulang Made in Malacanang nila Darrell Yap at saka po ni Miss Aimee Marcos. So po yung kinita po dito po sa Made in Malacanang na pelikula, ito po yung gagamitin nilang pondo para po mamigay po ng Nutriban sa mga Pilipino. Actually po mga ka-Streetwise, no, naglabas na po ng mga Nutribus. So meron pong Nutribus na po tayo nakikita po na sinasabi nga raw po na ito raw po ang gagamitin para po mamigay po ng Nutriban sa mga estudyanteng Pilipino. So para sa akin po, isa po itong napakagandang proyekto. Pero tulad nga po ng ginagawa po ng mga mainstream media na yan, tulad nga po ng ginagawa po ng mga anti-Marcos na yan, na ngayon po ay sinasabi daw po nila na ang Nutriban daw po ay hindi daw po ito proyekto ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. So base din po ito, no, kahapon lang din to. Ito po yung balita po ng ABS-CBN News, no, tungkol nga po dito sa Nutriban na to. So basahin lang po natin, ha. So sabi po ng ABS-CBN dito, no, dahil kumita na ang Made in Malacanang, totodo na anya ni Senator Aimee Marcos sa pamamahagi ng Nutriban. Okay, so dito medyo tumakas ang kilay ko, no, sa report po ng ABS-CBN, no. So sabi ng ABS-CBN din, no, sa same report, ang sabi niya, ang Nutriban ay proyekto ng United States Agency for International Development noong 1970s. Ngunit madalas itong iuugnay sa rehimen ng mga Marcos. So isa lang po ang malino para sa akin kung bakit po ginagawa po ito ng mainstream media. Gusto po nilang i-discredit po si dating Ferdinand Marcos Sr. pagdating po dito sa Nutriban. Kasi mga ka-Streetwise, no, nung binabasa ko po yung mga comments po sa report po ng ABS-CBN dito, naniwala po sila dito na para sa kanila po walang kinalaman ang mga Marcos sa Nutriban. Proyekto ito ng USAID at walang kinalaman po ang mga Marcos dito. So ang ibig sabihin daw po is nakikredit grab lang daw po ang mga Marcos pagdating po dito sa Nutriban. So actually, bukod nga po dito sa ABS-CBN, makikita naman po natin to sa ibang report. So ngayon po mga ka-Streetwise, no, basahin po natin yung sinasabi po ng Fact Check Philippines. Fact Check Philippines mismo to, ha. Kayong mga Fact Check Philippines kayo, mga tanga talaga kayo, no. Okay, so base po sa Fact Check Philippines, no, syempre po alam naman po natin itong Fact Check Philippines, sila po yung nakiklaim na nagsasabi ng totoo. Diba? Ito po ang sinasabi po ng Fact Check Philippines. Diba, marami daw misinformation na nagkalat po sa social media at sila daw po ang nagpa-fact check at sila lang daw po ang nasasabi ng totoo. Yan ang sabi po ng Fact Check Philippines. Pero ididibang po natin tong hayop na to. Okay? So sabi po ng Fact Check Philippines pagdating po sa Nutriban, no? Sabi, false claim, the Marcoses came up with the Nutriban. So sa bandang baba, basahin po natin, no? Okay? Many claim that Ferdinand Marcos was the one behind the Nutriban given to school children for merienda. Truth be told, the United States of Agency for International Development was the one behind this daily bread. So kitang-kita po ngayon natin mga ka-Streetwise, no, kahit ngayon po na nanalo na po bilang presidente po si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy pa rin po itong mga mainstream media, itong fact check na yan na walang kwenta. Patuloy pa rin po nila dinidiscredit po si Ferdinand Marcos Sr. pagdating po doon po sa Nutriban. So ngayon po mga ka-Streetwise, akala kasi ng mga hayop na to, akala kasi ng mga pawoks na to, na akala kasi nila na sila lang ang may internet sa Pilipinas o sa buong mundo. Diba? Hanggang ngayon, manluloko pa rin kayo. So ngayon mga ka-Streetwise, nakakuha po tayo ng kopya ng mismong report po ng USAID. So ito pong report po ng USAID, dito po nila nilahad yung pagsisimula po ng Nutriban hanggang matapos. So actually mga ka-Streetwise, inabot ito ng 383 pages. Pero syempre hindi ko pa tapos itong basahin. Pero po nakakuha po tayo ng information na nagsasabi po na sa simula-simula pa lang ay kasama po ang gobyerno ng Pilipinas para po ma-develop po ang Nutriban.
Andito po, nasa report po nila ito. Kitang-kita, oh. Actually, ano pa lang yan? Hindi pa uso yung printer nun. Hindi pa uso yung mga computer-computer nun. 1970s, eh. So, nakasulat po ito sa typewriter. Typewriter to. So, para sa akin, legit ito. Kasi po, nakuha ko ito sa mismong website po. Nakuha ko ito sa mismong website po ng USAID.government. So, sa mismong website po ito ng USAID government. So, hindi to peke, sigurado ako. So, mga ka-streetwise, no, basahin po natin sa page 3. Tandaan nyo po, no, ito pong report po ay kung saan po at kung paano pinagsimula po ang Nutriban hanggang po matapos. Okay? So, sa page 3 po, basahin po natin, ha. The favorable report of the reconnaissance team was concurrently endorsed by the Secretary of Health in the letter to the USAID Mission Director in Manila. Ito. Requesting that a technical consultant be made available for planning a program. This letter of invitation further contained a policy directive the effect that such program should concentrate on elevation of malnutrition in the preschool child and infant. So mga ka-streetwise, no, malinaw po dito sa report po ng USAID na nung wala pang Nutriban ay humihingi na po ng tulong ang Secretary of Health ng Pilipinas para po sa programa po, para po labanan po ang malnutrition sa Pilipinas, especially po sa preschool at saka po sa mga infant. So sa simula pa lang mga ka-streetwise, para sa akin malinaw na po na meron na pong pakikipag-usap po ang Philippine government sa USAID para po dito po sa Pilipinas, para nga po labanan ang malnutrition. So hindi po ito tulad po ng pinapalabas po ng mainstream media, especially itong ABS-CBN at saka itong fact-checker na pinapalabas po nila na halos walang ginawa po ang mga Marcos pagdating po sa Nutriban. Eh malinaw nga po sa report po ng USAID, do, wala pang Nutriban ay nakikipag-usap na po ang Philippine government para po labanan po ang malnutrition. So ito po, continue natin. So ito, no, in response to a request from the Office on War on Hunger, submitted a project proposal to provide consultant services between August and December 1967 to assist the Philippine Department of Health in planning a program aimed at preschoolers, infant and pregnant or lactating mothers. Angel resided in the Philippines from August 2 to August 8, 1967. So mga ka-streetwise, no, itong Angel po na to, siya po yung taga USAID. So dahil nga po nag-request po ang Pilipinas po dito sa USAID para nga po malabanan po ang malnutrition. So ito pong Angel po na to ay nanirahan po dito sa Pilipinas para po pag-aralan maigi kung paano nga po lalabanan ang malnutrition. So anong point ko dito mga ka-streetwise? So nakikipagtulungan po ang Department of Health no mga panahon po na yon sa USAID po para po labanan ang malnutrisyon. Hindi po ito tulad po na sinasabi po ng mainstream media na halos walang ginawa po ang gobyerno. Actually mga ka-streetwise, no, habang binabasa ko po itong mga report po ng USAID, masyado mahaba kasi to. So pinakita dito kung paano dinevelop yung Nutriban. So actually nakita ko gumamit pa ata sila dito ng mga coconut flour, gumamit pa sila dito ng kalabasa, no, para po ma-develop po ang Nutriban. So base po sa mga binabasa ko po dito is malinaw po na kasama po ang Pilipinas po para po mag-distribute po ng Nutriban. Ito ebidensya ko to. Dokumentado ito. Oh. So actually dito nabanggit pa nga dito si Madam Imelda Marcos eh. Sige, basahin lang natin, no, okay? Presented at the Project Tulungan Seminar Community Development Center, University of the Philippines Los Baños, August 18, 1970. Project Tulungan was originated by Mrs. Imelda Romualdez Marcos with the assistance of Department of Social Welfare and with USAID Support Nutrition Office. The project represented a first major effort to combine nutrition and basic health services with family planning services, initially in the Manila and other city slums and later extended to rural areas as well. So mga ka-streetwise, no, so malinaw po dito, no, na wala pang Nutriban po ay nakikipag-usap na po si Imelda Marcos sa USAID para labanan po ang malnutrisyon. So actually hindi ko pa po tapos basahin kasi nga po sobrang haba, 280 pages. Pero nga po sa simula pa lang po kasi ng mga nabasa ko, actually nasa page 8 pa lang po ata ako.
So malinaw po dito no na wala pang Nutriban ay nakikipaglaban na po si Imelda Marcos at ang gobyerno po natin para labanan po ang malnutrisyon at katulong po dito ang USAID. And then eventually doon na sila nagdevelop po ng Nutriban. Dokumentado yan, dokumentado. So wag niyo akong lokohin. So anong pinupunto ko dito mga ka-streetwise no? Para nakakasama lang ng loob na ngayon nga po is kumita po yung Made in Malacañang na pelikula. At yung kinita po nila dito po ay gagamitin po para ipamigay po ng Nutriban. And then out of nowhere, bigla na lang isisingit ng ABS-CBN na ay, wala namang kanalaman dyan yung tatay na Marcos eh, dyan sa Nutriban, nag-credit grab lang sila. Diba namimigay na nga eh, hindi na nga pera ng gobyerno yun eh, tapos sisiraan nyo pa. Hindi na nga kayo nakakatulong, pabigat pa kayo. So yun lang po siguro mga ka-streetwise no. So maiksing vlog lang naman po ito no. So kayo po, ano po masasabi niyo po sa content po natin ngayon? Paki-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat 'yan. At syempre, gusto ko rin po may natututunan po sa mga comments po ninyo. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeo Romeo Moto.